Nagbabalik ang PTVE balita ngayon. Tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources na minomonitor nito ang mga ginagawang reclamation projects sa Manila Bay. Ayon kay DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, kabilang sa kanilang inaalam kung may mga paglabag sa ipinapatupad na proyekto sa lugar. Tuloy-tuloy din anila ang kanilang cumulative impact assessment at pakikipag-usap sa mga nasa likod ng proyekto. Matatandaang ilang grupo ng mga mangingisda ang nanawagan sa DNR na kanselahin ang reclamation projects, lalo't nakakaapektuan nila ito sa kanilang kabuhayan. Aabot sa 14 na bagyo ang inaasahang papasok pa sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon ayon sa PAGASA. Simula Hulyo, mararanasan ang above normal rainfall sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Habang ang Mindanao, inaasahang magkakaroon ng near normal rainfall conditions maliban sa Davao del Sur kung saan may inaasahang below normal rainfall. Sa Hulyo, Agosto at Setyembre, posibleng dumaan ang mga bagyo sa Luzon lalo na sa extreme northern Luzon. Pero pagdating ng Oktubre, posibleng dumaan ang mga bagyo sa Central Luzon at Visayas. Habang sa Nobyembre at Disyembre, Visayas at Northern Mindanao ang posibleng daanan ng mga bagyo. Alamin natin ang mga balita mula kay Rhoda Hernandez ng PTV Davao. Daghang salamat, Naomi. Nasunog ang usa ka pampasaherong bus sa Purok 4 Barangay Poblasyon sa Bayugan City, Agusan del Sur, pasado alas 9 kagahapon sa buntag. Ang maong bus gikan sa lungsod sa La Paz, Agusan del Sur. Apan pag-abot sa poblasyon sa Bayugan, kalit lamang kining miaso, rason nga daling gipanaog sa driver ang mga sakay niining pasahero. Nakita sa driver nga grabe ang pag-aso sa makina nga parte sa bus. Kinunwalay na angol ng mga pasahero. Subay sa inisyal nga imbestigasyon sa Bureau of Fire Protection kung BFP Bayugan, nagikan ang kalayo sa nag-spark nga wiring sa makina sa bus nga doon lamang sa gas, rason sa paspas nga pag-ulbo sa kalayo. Wala pa'y datos ang BFP kung pila ang nahimong danyo sa maong sunog. Isip pagpromotar sa responsible gun ownership, usa ka shoot for a cause ang gipahigayon sa Regional Civil Security Unit 11 niadtong Sabado sa Davao City. Gagipahigayon sulod sa usa ka shooting range sa Diversion Road sa Barangay Maa. Ang aktibidad gitambungan sa kapingatos ka individual, gikan sa managlahing lugar sa Mindanao nga anad ug nahimong kalingawan ang pagpabuto og armas. Pipila sa mga nisalmot, mga babae ug senior citizen. Personal sub nga nisalmot sa mga aktibidad si Senator Ronald Bato de la Rosa, kinsa mahiligon usab sa armas sukad niya itong nagserbisyo pa kini isip pulis. Ang nahimong kita sa RCSU Shoot for a Cause, gamitong pondo sa nagkadayon charity works kung pagtabang sa mga nanginahanglan. Hasta na ang pag-repair sa buhatan sa RCSU sulod sa Camp Quintin Merisido sa Buhangin na naguba tungod sa nasinating sagunsong linog kaniya itong 2019. Kung ang pagpalit o gamit alang sa bagong satellite office sa RCSU 11, sulod sa Usaka Mall sa Ecoland, Davao City. Nakita sab kini nga pamaagi sa buhatan aron nga padayon nga ma-promote ang responsableng pagbaton og armas. This Shoot for a Cause is the continuing support dun sa ating campaign against loose firearms. Kailangan ta magdisiplina, isa disiplina. Diha nimo makita ang disiplina sa tao kung nag-appeal ka og shooting competition. Very important po ni siya, ma'am, is for safety lang po and self-defense. Labaw na mga babae ta. Ug makato mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Kasi Rhoda Hernandez, balikan ni mo na yung... Tagang salamat, Rhoda Hernandez. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!